yung gamit natin pang cupping, yung pang final cup natin, no? So, yung ating routing ngayon, ganun pa rin, 60-11, half pass natin, 60-13, pin pass, 60-13. Yung cupping natin, 70-18 po, no? So, dito naglalaro ang accurate niya, 60-100, no? 2.5 po yung gamit natin, no? Yan. Tapos, ang magiging ano ninyo, syempre, stinger pa rin, layering. So, nagawa na nung iba yung layering, no? Alam na po nung iba, no? Sa layering. Yeah. Yung sample ko, ano pa yung gagawin? Ganyan natin mga sir, no? Ito yung first pass ko. Ito naman yung second. Tsaka yung third. So, sinadya ko talagang ganyan siya para makita ninyo, no? So, halos magkakadikit po yan mga yan tatlo. Ito yung pinaka-group natin, no? Pinaka-group natin. Yan, yan. So, pag inano nyo siya, naka-group yan. Manyang linya. So, ang aanoyin natin yan, lagyan nyo lang lagi ng marking. So, i-grind natin ang ano to, cutting disc, para magkaroon lang siya ng linya. No? Para yun ang magiging reference ninyo pagka nag-aano na kayo ng stringer, no? Tandaan, kahit stringer yan, pwede kayo magkaroon ng waving na minimal. So, nasa inyo yun. No? Hindi naman pag sinabing stringer lang talaga. No? So, nasa inyo na lang kung gagamit kayo ng stringer o kaya naman yung may waving lang na minimal. So, napaka-kunting dalaw lang. So, yan lang naman din siya. So, yan. Tingnan nyo pong maigay yung ating first pass, second pass, tsaka third pass natin. No? So, applicable siya lagi kapag ka-horizontal. Standard yan. Pero pag nasa industry kayo, siyempre, kayo ang masusunod kung anong gusto niyong gawin. No? Pwede niyong laparan ng hinang, no? Para hindi na kagad kayo maganyan. Pero usually, ginaganyan talaga yun. No? Nakadepende kasi yan sa group pagka naka-horizontal. So, yan ang magiging ano natin ngayon, yung activity natin. Yung inyong gagawin yung practice. So, same pa rin, ulitin ko po, ang ating pang-routing, 60-11, ang ating pang-hat-pass, yung ating 60-13 at saka yung ating pang field pass, yan po yung ating 60-13 ulit. Then yung pang pa-copying po ninyo, yun na nga po lang yung ating 70-18. So, sa iba, ang gagawin ninyo, huwag ninyo i-weldingan muna yung gilid, no? Hanggat maaari, ang weldingan ninyo, yung mismo kanal. Then nag-anohan natin ang group, no? Huwag na tayo mag-welding sa ganito, no? Kailangan dito na talaga sa gitna kasi inaantay lang natin yung hose para mabilis natin pagpuputol, no? Para hindi na rin kayo mahirapan mag-grinder. So, antayin lang natin. Sir, nakakainip ko lang ginagawa. Hindi, may gagawin ka, no? Bantayan mo yung kasama mo habang nag-welding, tapos tignan mo kung paano siya mag-welding. No? Para may idea rin kayo, no? Kasi kung kayo lang ang magpapractice sa sarili ninyo, kaya nyo naman. Kaya lang, mas maganda kung meron kang nakikita na actual niyang mini-welding. No? Makikita mo yung tamang layo. Tsaka, titignan nyo, hindi yung nag-welding, yung mini-welding. No? Ang napapansin ko kasi iba nakatingin doon sa welder lang, yung nag-welding lang. Pero yung ano, hindi tinitignan, tamang ganun lang. So, tignan nyo yung work paddle, no? So, yung pinaka-work paddle natin, yun ang titignan nyo, yung tanatawag natin yung lusaw. No? Natandaan natin, yung work paddle, hindi po siya yung ano, baka ang inaanong ninyo yung ating keyhole. Yung keyhole po, makikita lamang yun doon po sa routing, no? Yung binubutas natin sa sinikot-ikutan nyo, no? Ginagamitan nyo ng oscillating o kaya circular, no? So, yun po yung ating ano, sa keyhole, no? Overall, wala naman ang ano. So, yun lang naman ang ating magiging ano, no? So, pang ilang araw nyo ngayon? Pangalawa. Ha? Ay. Sa horizontal. Horizontal po. Horizontal, second. Pangalawa pa lang ngayon. Okay, so, next week, ganyan ulit. Huwag na po tayo mag-ano, no? Yung sa gilid, no? Yung ano lang, tignan lang po natin yung iba kasi kahit anong ano natin, pag hindi natin alam yung proper manipulation tsaka yung tamang position ng rod ng nag-welding, so, hindi rin natin mapractice kung ang susundin natin yung sa atin, no? Kasi nga, kasi beginner, kailangan sundin natin yung basic at saka standard na position ng welding natin, no? Tsaka yung pag-dragging, yung drag na ano, no? Dragging, no? Yung tamang hila lang, no? Okay, so yun. Yung tamang hila, huwag natin bilisan para magkaroon tayo ng uniform bead, no? Kasi pag binilisan natin, ang nangyari, once na mag-welding kayo, dito meron. Eh kung umangat kayo ng konti, tapos mabilis yung hila ninyo, pag-drag. Walang laman yun, no? Parang pinaso nyo lang. Meron siyang daan pero paso, pero wala siyang bead. So, kaya ang dapat, ang pag-drag natin yan, minimal na minimal, dapat kada galaw mo, iyaan nyo na sa isip, no? Yung
parang simulation sa isip na 2mm. Parang ikaw mismo sa sarili mo, bibilangan mo ng 2mm. Pangalawa, huwag kayo madidistract po dun sa sa nasusolidified na blocks po, no, yung nagiging slab. Huwag po kayo dumano na, ay, tumutulo. Hindi po yung tumutulo yung bakal, no, kasi ito po, ito po ay nagpipid mismo dun sa base metal ninyo, no. Yung nalulusaw na yun, so normal siyang nalulusaw. Ang aanuin lang ninyo, yung feed mismo, no. Tapos yung distance natin sa plate, tsaka dito sa ating electrode, no, yung pinaka-core wire niya. So yun yung proper arc length natin, no. Para hindi rin kayo paano, gaya na sinasabi ko, pwedeng gumamit ng plangketa, no? Tapos pwedeng gumamit ng katawan, para halimbawa, ganyan. Pwede rin naman ganun. Kasi sa gantong bending, medyo mahirap talaga yan. Ang position ng iba, pag nag-wending ng ganyan, iba yung bakal, gumaganyan sila. Nakaangkot. Oo, para hindi sila nangangalay. Kasi, pag pinipilit natin ganyan sa ano, sa hindi tayo komportable, pag nangalay kayo, hindi nyo masabihin sa sarili ninyo o sa aminin sa sarili ninyo na, hindi kaya naman sir, pero yung kamay mo mismo yung ano niya na ngalay na siya, pero yung isip mo, hindi pangalay. Kaya mapapansin nyo, napapalayo yung rod nyo, di ba? Pag nag-wending kayo, parang napapalayo na tapos binibigit nyo na naman. Bakit hinahawakan dito sa... Kasi may gravity tayo, no? Yung gravity, habang tumatagal, pinabibigat yung ano ninyo, lalong nangalay. So hanggat maaari, pwede kayong gumamit ng plangketa para makapag-wend kayo na maayos. Okay, so ngayon yan lang naman ang magiging ano natin, no? Pwede na kayong mag-start. Yung mga naka-prepare. Sir, may dadagdag ako. Yung yes, sa pag-weld kasi, huwag din yung paddle lang. Parang titignan nyo rin kung nalulusaw ba yung base plate. Kasi yung iba, sir, wala talagang kapit eh. Garoon lang ng weld, pero walang... So, hindi siya yun. Nag-join dun sa base plate, sir eh. Titignan nyo yung ano niya, mixture niya. Kung nagko-combine yung dalawa, no? Kung nalulusaw ba yung base plate. Yan ang pinaka-ano natin. Okay, so yun lang naman, no? Pwede na po tayong mag-start. Thank you. Thank you. Thank you.